God! Happy Sunday po sa bawat isa sa atin. Kaya tayain mo na ang iyong mga kapamilya, mga kaibigan. I-mention na natin sila. Praise God sa ating comment box. Dito po, down. Yan, i-comment lang po natin yung ating mga mahal sa buhay. Praise God. Pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen! Samahan niyo po kami ngayong umagang ito sa pagpupuri, pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Oh,
Praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po ay mananalangin tayo. Inaanyayahan ko po ang bawat isa ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Praise your wonderful name, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, O God, sa umagang ito, sa araw na ito, na ipinagkaloob mo, O Lord God, sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo para purihin ka, sambahin, O Lord God. Salamat din po, Lord God, at kami nagkakaisa, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, ihanda ang aming sarili sa pakikinig ng iyong salita. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Sa pakikinig namin ng iyong salita, O Lord God, magkaroon kami ng karunungan, O Lord God. Maintindihan namin at maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, ang man of God. Na iyo po, Panginoon, O Lord God, gagamitin, Panginoon, para ihayag, Panginoon, ang iyong salita. Magkaroon po, Panginoon, ng kapangyarihan sa bawat salitang lalabas sa kanyang labi, Panginoon, O Lord God. Magkaroon po, Panginoon, O God, ng manifestation, O Lord God. Ang kapangyarihan ng iyong salita magbibigay sa amin, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, ng kalakasan, O Lord God. Magbibigay sa amin, O Lord God, ng tibay ng pananampalataya. Salamat po, O Diyos, at ang bawat isa sa amin, Panginoon, excited, O Lord God. Hallelujah, na pakikinggan ang iyong salita. Excited na salubungin ang iyong salita. At excited, Panginoon, O Lord God, na meron kang gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Lord God, kaya ang araw na ito, Panginoon, O God, expectant kami, Panginoon, something good is going to happen, Panginoon. I-bless mo ang lahat na nakakonect ngayon, O Lord God. Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Even abroad, Panginoon, O God. Abutin mo na iyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Panginoon. We welcome you, O Lord God, in our lives. Thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Today is an awesome day because we have an awesome God. We're glad na kasama namin kayo online, kaya maging excited tayo at masaya today dahil ma-experience natin ang supernatural presence of God. Sabi po sa Psalm 30 verse 5, "For His anger lasts only a moment, but favor lasts a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning." Kaya nga, batiin mo yung kasama mo, sabihin mo sa kanya, "Amazing morning!" Once na na-open nyo po ang ating live stream, may magpa-pop up po dyan na poll question kung kayo po ay first-timer, regular attendee, leader, or worker. Pakisagutan lamang po yan. At syempre, hindi mawawala sa ating live stream ang pag-flex kung nasa ang lugar po kayo ngayon. Kung kayo po ay nanonood from Baguio, Tagaytay, Bohol, Zamboanga, Davao, Saudi, Africa, or saan mang sulok ng mundo, i-comment nyo po kung nasaan po kayo ngayon. For example, dahil ako po ay nasa Parañaque, ang ilalagay ko po comment, "I am watching from Parañaque." Habang nagko-comment po kayo, para sa lahat po ng hindi pa nakakapag-like ng ating FB page. Ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family. Agad po natin itong i-like after po ng ating live stream sa lahat po na hindi pa po nakakapag-like upang maging updated po tayo sa gawain ng Panginoon. Gayon din po, meron po tayong YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Amazing Breakthrough Church International. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo ng ating YouTube channel. Ngayon naman po, sabay-sabay po tayo magre-react sa ating live stream. Unahin na po natin ang like button. Sabay-sabay po tayo, pagkabilang ko ng tatlo, in 3, 2, 1, like! Sige po, paliparin po natin ang like sa ating live stream. Like lang po tayo ng like sa ating live stream. Dahil na-like na po natin, ang sunod naman natin gagawin ay i-heart natin ang ating live stream. Handa na po ba tayo? In 3, 2, 1, heart! Sige po, heart lang po tayo ng heart sa ating live stream. Dahil nakapag-like na po tayo, nakapag-heart na din tayo, ang sunod naman po natin gagawin ay isi-share natin ang ating live stream. Malay mo, ito na ang hinihintay ng iyong kaibigan, ng iyong kapamilya para ma-encourage sila. Kaya sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1, right post and then share. Praise God, nakikita ko po ng bawat isa ay sumusunod, nagsishare ng ating live stream.
At sunod naman po natin gagawin, i-mention natin yung mga kaibigan natin, yung mga kapamilya natin, mga katrabaho natin, para makapanood din sila ng ating live. Handa na po ba tayo? I-mention po natin sila in 3, 2, 1. Sige po, mag-mention po tayo. Bibigyan ko po kayo ng 30 seconds para mag-mention ng ating mga kaibigan. At while ongoing po ang ating live stream, sabay-sabay din po tayo, magko-comment din po tayo ng amen, praise God, at lahat po ng ating mga natututunan. Ngayon naman po, i-welcome po natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise the Lord! Good day everyone! Once again, it's Sunday! Hallelujah! A holiday! Time po ito para kay Lord. Kaya nga po, i-ready po natin ang ating puso. I-ready po natin ang ating buhay. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga po, umupo ng maayos, punta sa lugar na hindi nakahiga. Praise God! At as much as possible, ay nakaligo at saka nakabihis. Yan! Praise the Lord! Tayo po ay mananalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito. We pray, Lord God, for your guidance, for your anointing, O God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Let there be wisdom, knowledge, and understanding. Empower your people, O God. Anoint us, Lord. Hallelujah. Lord, ang bawat isang makakarinig ng iyong salita, O God, ay lalakas po at magiging mabunga. Salamat po ngayong araw na ito. It's a great day, Lord. Maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isang nakakonek. Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad, Lord. Salamat po, God, sa anointing mo. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Pinag-aaralan po natin about the tragedy of wasted opportunity. Praise God. Kaya natin ito pinag-aaralan para hindi po ito mangyari. Hallelujah. Maiwasan na po natin. Kaya nga matuto po tayo sa bawat ating pinag-aaralan upang sa ganon ay hindi na po natin mararanasan. Kasi andito tayo sa level na ano, from positive to negative. Kaya nga po wasted opportunity kasi nagsimula sa maganda pero nagtapos sa hindi maganda. Bakit? Eh dahil sa response mo. Number one pong ating tinakil noon, yung number one po is because of bakit naging wasted opportunity? Because of disobedience. Kaya huwag pong maging disobedient. Yan. Number two po ay because of love of money. Kaya huwag natin gagawin po yun. And number three po ay yung pagiging irresponsible. Kaya nga, yung pagiging ano, responsible ay magdadal talaga sa inyo ng breakthrough yan. And last, ngayon po, ika number 4 po natin, hallelujah, ay ano po, worldliness. Kung bakit wasted opportunity because of worldliness. Sabi po ng James chapter 4, verse 4, NIV. Sabi po rito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Medyo mabigat po ang verse na ito. Praise God. Ang tamaan ay huwag magtampo. Bato-bato sa langit, ang tama ay siya na nga. Yan. Pero huwag magtatampo. Praise God. Hallelujah. Op, mukhang nagpaplano ng umexit yung isa. No, huwag. Para sa atin pong lahat ang salita ng Panginoon. Ang sabi po rito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Bakit naging adulterous? Sa kadahilan ng merong maraming relasyon. Ayan, that's adulterous. Dito, pag may relasyon ka sa Diyos, dapat ay iisa lang ang iyong Diyos. Kaya nga, sinasabihan ang mga Israelites na adulterous sa kadahilan ng meron silang Diyos, pero meron pang ibang sinasambang Diyos. Adulterous po yun. Praise God. At sabi rito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? What does it mean? Hindi porke uso ginagawa.
hindi lahat ng uso pwedeng gayahin. Yan. May mga uso na okay lang naman, pero yung ibang uso hindi pwede. Praise God. Bakit? Kasi nga po, eh, hindi na po yun nakakalugod sa Panginoon. Kaya yung mga uso na hindi naman hindi naman against sa Panginoon, sa prinsipyo ng salita ng Diyos, no problem. Pero yung laban sa prinsipyo ng salita ng Diyos ay huwag. Praise God. Hallelujah. Katulad ngayon, uso ngayon ang maraming karelasyon. Eh huwag mong gagawin yun. Kahit uso. Bihira na ngayon ang mga tapat. O edi isa ka sa mga, maging isa ka sa mga tapat. Praise God. Bihira na ngayon ang walang number two, walang number three. Eh huwag ka makiuso doon. Ako, sabi ng iba, ako puro wala, number one lang ako. Meron nga lang number 1A, number 1B, number 1C. Mali yun. Oh, praise God. Hallelujah. Bakit? Friendship with the world is hatred toward God. And sabi po doon, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Kaya nga, wag pong nating gagawin to, mga kapatid. Hallelujah. Kasi the moment na ang pinili mo ay ano, yung pong friendship with the world, ay ano, you will become an enemy of God. Definitely, you don't want to be an enemy of God. Be a friend of God, that's good, that's great. But being an enemy of God, naku po, masarap kaibigan ang Diyos, pero masamang kaaway ang Diyos. Kaya wag na wag gagawin yan. Praise God. Lalo na po ngayon, hallelujah, dadaanan ko lang ng konti. Alam niyo po kasi ngayon, ang mundo pasama ng pasama. Ngayon po kasi, ako'y nagtataka. Hindi pa naman kasal, pero ay ano, ang ginagawa na ay ano, kala mo ba eh, ay, ano na ako ngayon? Ano ba yun? Ang tawag? Couple. May tawag dyan eh. Tama ba yung sinasabi ko? Kung saan, oh. Pero hindi pa kasal. Hindi pa kasal. Oh. Eh, hindi pwede yun. Kumbaga sa pag oras nag-break sila ng boyfriend, sabi niya, single ako ngayon. Eh bakit? Naging married ka na ba? Nag-break lang? Kasi ngayon, ay ano, kahit magkasintahan pa lang, mag-BF, mag-GF pa lang, may nangyayari na. Mga kapatid, ang sex hindi masama, pero exclusively for whom? To those who were married people. Hindi po OA ang ano po, ang alin, yung walang sex ng hindi pa kasal. Wag, hindi po yan OA, mga kapatid. Kahit maraming gumagawa niyan, it doesn't mean na pwede na. Kaya, yan po, mga kapatid, pakakaingat-ingatan natin. Bakit? Don't be an enemy of God. Lalo na ngayon, may mga isinusulong na batas. Yung Sogi Bill, same-sex marriage. Kahit maraming ginagumagawa niyan, dito sa lugar natin, meron ng mga lugar na kung saan ay ano, ikinakasal na same-sex. Eh kahit pa maging uso yan, hindi po yan katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ito po ay hindi po pansisira, paninira yan. But the thing is, paalala. Bakit? Mahirap po maging kaaway ng Diyos. Maging ang ating bansa, magiging kawawa yan. Bakit? Magiging kasumpa-sumpa. Dahil abomination po yan sa harapan ng Panginoon. Don't be an enemy of God. Praise the Lord. Kaya nga, isa po ito sa mga pag-aaralan natin, number 4 ngayon, ay ano, yung pong reason kung bakit wasted opportunity because of worldliness. Handlang po kasi talaga yan. Praise ka ng pagiging worldly. Kaya nga, pwedeng maging godly pero hindi holy. Ha? Ano po? Pwedeng maging godly pero it seems godly but the thing is, it's not holy. Bakit? Seems godly. Eh, nag-church. Pero kung ano namang ginagawang kasalanan, oh, ang pag-church ay godly. Oh. But the thing is, hindi holiness ang buhay. Praise God. Kaya nga, hindi po pwedeng ganun. Bakit? Nadadala minsan dahil sa tawag ng mundo. Dahil sa ano, maraming ginagawa. Hindi porke maraming gumagawa,
ay pwede na uulitin ko. Praise God. Paalala lang po yan. Ngayon po ang tato, inain ka pag nakatato. May mga tato, sa Amerika ba yun? $5,000 itatato yung kilay. Kasi ako'y nagtataka rito sa mga babaeng ito. Bubunutin ang kilay. Pagkatapos, pag wala ng kilay, guguhitan din naman. Kaya pag pinagpawisan, yung kilay bumaba sa patilya. Yan. Nagkakandahirap sa kabubunot. Pagkatapos, pag wala ng kilay, guguhitan din naman pala. Huwag ganun. Praise God. Hallelujah. Pero ito pong ginagawa na yan na tattoo ay ano, conditioning of the mind yan. Mind conditioning na yan. Dahil darating ang oras that we are on the last days, darating ang oras po yung tatakan blues. Hindi po yan biro. May itatatak. Kaya ngayon eh, makikita nyo po, may mga ano na, yung iba yata sa ibang bansa, I think sa Europe, sa ibang lugar, andito na, may chips nang nakalagay. Kaya gaganon na lang. It seems comfort, pero hindi ho pwede. Ngayon po sa bansa natin, hanggang November 30 na lang sa mga may sasakyan, wala na pong cash payment saan sa mga expressway. Lahat RFID na o kaya easy trip. Comfort, but the thing is, ano ang inire-ready? Mind conditioning po yan eh. Oh, praise God. Darating ang oras, kasi papunta na tayo, hindi nyo napapansin, cashless society. Praise God. Kaya magiging magiging in ka na. Bakit? Kasi sanay ka na sa cashless. Bakit? Laging walang pere. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga estudyante ngayon, mga cashless na. Kasi bakit? ML module lagi. Saan? Sa bahay. Wala sa school. Kaya walang baon, cashless. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, kahit na maganda sa paningin, it seems comfortable, but the thing is, ang nilalabag ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag gagawin. Yan. Kaya, praise the Lord. Mahalaga po ito sa kadahilan ng may malaking epekto ito sa ating buhay. Yan, purihin ng Panginoon. Praise God. Tayo po'y magpapatuloy. Ang aking pong pagbabasihan dito po ay nasa Luke chapter 15. Again, familiar po ito, lalo na pag sa mga nakapag-encounter na. Yan, isa po ito sa verse na pinag-aaralan. Luke 15, beginning verse 11. Sa ano po ito? Ito po yung prodigal son. Verse 11, it says, Jesus continued, there was a man who had two sons. Meron daw isang ama na meron dalawang anak. Verse 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Napakabuting ama. Ano kaya kung ang sitwasyon mo ay katulad nito? Na meron kang mabuting ama, mabuting ina, magandang kalagayan nyo sa buhay. Praise God. Ito po, hiningi niya yung kanyang share. Ang tatay, napaka-generous, agad-agad ibinigay. Yung iba naman, kahit na hindi pa hinihingi, yung kanyang share, yung kanyang mana, pensyonado na lagi. Bakit? Akala mo nagtatrabaho sa GSIS. Ano yon? Galing sa ina ang sweldo. Oh, praise God. Bakit? Anything he wants or she wants, she gets. Oh. Aba, spoiled brat. Oh. Pag ganyan, baka mamaya ganito ang kalagayan mo sa buhay. Oh. Tapos magtatapos sa wala pag naging irresponsible ka. Number 3 natin pinag-usapan yan. Kaya nga kung maganda ang kalagayan mo, ang inyong kabuhayan sa bahay, ay huwag mong sasayangin yan. Or else, ang napakahirap pa naman ay yung nasa taas ka na tapos bumagsak ka. Kasi wala namang bumagsak sa babae. Marami nangyari na ba? From riches to rags? Marami.
Marami, meron din bang nangyari from rags to riches? Meron din. Oh, RR yan eh, rags to riches. Oh, vice versa, riches to rags, RR pa rin, di ba? Yung iba, RK. O pag ikaw RK, ano, eh huwag mong sasayangin. Oh, rich kid ka. Oh, eh, pag oras na sinabi, kaya nga yung may mga kakayanan na pag-aralin kayo ng inyong mga magulang, eh, mag-ayos ka ng pag-aaral mo. Oh, or else, kailan mo maaalala yan? At kailan mo marirealize? Pag huli na? At saka sasabihin mo, sana bukas pa ang kahapon. Ayan, madrama ka na. Di ba? Bakit? Wasted opportunity yan eh. Katulad ng pangyayaring ito. Oh, ibinigay, hiningi niya yung kanyang share of the state. Aba, may paghahatian. Pinakamaganda po yan. Hmm. Sa Proverbs 13:22, ang sinasabi po doon, ano, yung pong, ano tawag dito, yung wealth of the wicked will transfer to the righteous people. Pero alam niyo po ba na kung saan ang dapat, ang anak ay merong dapat minamana. Kaya nga, praise God, hallelujah, may ang mga magulang nagsisikap na may mamanahin ng mga anak. Eh, huwag naman sasayangin ito ng mga anak. Ito po yun eh. Nasasabi ko na to ng mga nakaraan pa. Ano yan? Alam nyo, yung first generation ang ginagawa. Pagsisikap yan. Babatain ang hirap. Babatain ang hirap. Bakit? Makapagpundar lang. Yan yung first generation. Makapagpundar lang yan. Para saan? Para sa next generation. Talagang sisikapin ang lahat. Oh, makapag-invest lang. Tapos mamanahin ngayon ng second generation. Ang kagandahan kasi sa first generation, natututukan niya yung mga anak niya na iti-train. Oh, para sa ganun, yung pinaghirapan niya ay ano, maipagpatuloy nung sumusunod nung kanyang anak. Ang problem yung third generation. Bakit? Kasi hindi na nakaranas ng hirap. Parang baliwala na sa kanya. Yung pinundar ng first generation at saka ng second generation, yung third generation, wawaldasin. Ano yon? Yun yung wasted opportunity. Bakit? Eh, kasi ang gusto ay ano, oh, in lagi, ha? In dito, in doon. Mm, right, that. Pag may girlfriend, nasa in din ang dating. Oh, kaya nga, huwag sasayangin ang bawat pagkakataon. Ngayon, kung nandito ka at first time mo yan, eto'y hindi yan aksidente kasi gusto talaga ng Lord na marinig mo. Kung hindi mo naman first time at ngayon naririnig mo at nangyayari sa'yo, huwag kang magtatampo, magbago. Kaya nga, bato-bato sa langit ang tamay, huwag magalit. Bakit? Bato-bato sa langit ang tamaan ay siya na nga. Oh, di ba? Praise God. Hallelujah. Verse 13, ang sabi naman, not long after that, the younger son got together all he had. Kaya, in short, nakuha niya yung gusto niya. Nakuha niya yung gusto niya. Yung hiningi niya, nakuha niya. Oh. Bah, ang tinding opportunity yan, ha? Yung hinihingi mo, nakukuha mo. Ang sarap sa buhay niyan. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, pambihira eh. Imagine, yung hihingin mo, ibibigay sa'yo. Pagkatapos, magiging irresponsable ka. Oh. Huwag ganun, kundi sayang, wasted opportunity yan. Kasi sabi niya, not long after, the younger son got together all he had, set up for a distant country, and there squandered his wealth. In what way? In wild living. Grabe. Saan? Wild living. Hey, itong lagi niyong naririnig na wild, ang kasunod, animal eh. Wild animal. In short, walang nag-aalaga. Walang nagtuturo. Palaboy-laboy lang yung wild animal. Makikita mo sa forest. Oh. Hey, eto, wild living. Makikita mo yan. Walang ginagawa, kundi puro kamunduhan. Worldliness. Yun yung wild living. Kasi sa taas nun, ayan o, squandered his wealth. Yung yumaman ka, tapos naghirap ka dahil sa mga kamunduan na pinagagagawa mo. Bakit? Anong meron ka nung mayaman ka?
Dahil sa umaman ka na, ano nangyari sa iyo? ABS-CBN. Alak, babae, sugal, sine, drugs, nightclub. Anong nangyari? Disarado. Kaya nga, huwag gagawin yan. Set up for a distant country and there squander this wealth in wild living. Kaya nga, binibigyan ko ng emphasis po ito sa kadahilan ng worldliness will bring you down. It will destroy your life. Sisirain ang buhay mo. Oh. Kaya nga, ngayon ay matauhan, matutong makinig, huwag sayangin ang bawat pagkakataon. Praise God. Hallelujah. Kung sinasabi mo, ako, wala naman ako minana, wala anumang hingin ko, hindi ko naman naranasan na ibigay. Yun na nga eh. Hindi ka na nga nakaranas ng kasaganaan, pagkatapos, ayan oh, makamundo ka pa. Hindi naman yung mayaman lang ang nagbibisyo eh. Yung iba, wala nang halos makain, pero ang bisyo pa. Oh. Yung iba nga, wala nang maipaaral sa kanila ng kanilang mga parents. Nagloloko pa. Mabuti sana kung lo ang kinukuha. Hindi, loko. Oh. Pambihira yan, oh. Praise God. Kaya nga, wag kang magagalit kung ikaw ngayon ay tinatamaan. Ang tamaan, magbago. Praise God. Wag magtampo. Ulitin ko, ang tamaan, magbago. Wag magtampo. Mas mabuti pa, ay ano, mag-ampo. Oh, di ba? Mag-ampo, sumamba ba yun? Mag-worship ba yung ampo sa Bisaya, di ba? Ampo, worship. Oh. Oh, ampo, worship or prayer ba? Pray. Yan. O di. Pag tinamaan ka, mag-ampo na lang. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ang mga salitang ito ay para sa kabutihan natin, kaya natin pinag-aaralan. Para sa ganon, hindi mangyari sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Si Lord kasi, nagbibigay naman ng another chance eh. Praise God. Nagbibigay naman siya ng another chance. Iba nga, hindi lang chance, chances pa. Pero huwag mo na sayangin. Kasi hindi mo alam ang buhay mo eh. May kanta nga, one more chance. O, di ba? One more chance. O, praise God. Katulad ni Lendel, binigyan ng another chance. O, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, nagbibigay ng pagkakataon si Lord at bawat opportunity na ibinibigay, huwag sasayangin. Praise God. Sana maging blessing sa iyo ang mga naririnig mong ito. Yan. Verse 14. After he had spent everything, ko grabe, ito, busin lahat ng kung ano meron ka. Sisirain alin ang buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati kabuhayan mo. Eh, yung gambling na lang eh. Part of worldliness yan. Yung sabi nilang iba, hindi ano lang to, katuwaan ko lang to, o kaya diversion ba? Diversion ko lang to. Diversion, pambira, ubus na. Kaya, sa sugal, nako, matindi. Lalo na pag kasino. Lalo na pag kasino. May naalala ko nun eh. Yung isang kapatiran na nandito sa church noon, na pilot, may dinala sa akin na pilot. Bakit? Anong problema? Problema ng buong pamilya. Eben ang kumikita, pero ang laki ng utang. Walang naibibigay. Sira ang, halos talaga ang, ano, sira ang buhay niya. Tapos kawawa ang pamilya. Bakit? Saan nalulun? Online gaming. Kasino? Pambihira yan. Yan yung from riches to rags. Laki ng kinikita, pero kapos pa. Bakit? Eh, pambihira. Yung kasi nagkakasino ba naman eh? Pero online siya. Oh. Ay, ubos. Oh. Kaya nga, ang worldliness, sisira ng buhay, pati ng kabuhayan. Kaya, sabi niya, dito,
after he had spent everything. Eh, saan niya ginastos? Saan niya ginugol? Worldliness. Naging worldly. Oh, bakit? Lahat ng sarap sa buhay, ginawa niya, tinry niya. Eh, nung pagkatapos niyang matry, ubos na. Kasi he spent everything. Oh. The moment you spend your all, your everything, ang kasunod niyan, ano? There was a severe famine. Gutom ang mangyayari. There was a severe famine in that whole country and he began to be in need. Oh, singilan time. Lahat naman ng bagay, may kabayaran. Kaya nga Romans chapter 6 verse 23, kahit tayo alam nating lahat, familiar verse, the wages of sin is death. Everything here on earth, meron pong bayad. Pag nagtrabaho ka, gusto mo may sweldo, of course. Pag inabuso mo sarili mo, later on, magbabayad ka. Katulad ko ngayon, masasakit ang mga buto-buto. Bakit? Nagbabayad na ako. Why? Soft drinks drinker ako nung kabataan ko. Kaya kong uminom ng 1.5 Coke. Akon lang yun. Hindi nga ako uminom ng alak dahil at the age of 20 nakilala ko si Lord. Pero soft drinks. Grabe, may nabasa ako. Binigay sa akin ng kaibigan ko. Ay naku, ipapasa ko pala sa mga workers, sa leaders. Ano yun? Na kung saan mag-imbak daw ng ano, ng Coke at saka Pepsi sa bahay. At least kahit na apat lang na mga tag-2 liters. Mag-imbak. Naipasa ko ba yun? Ha? Mag-imbak lang ng tag-2 liters. Bakit? Pag may umapoy pala, sunog, ibuhos mo yon, patay ang apoy. Oh. Kasi yung palang yung acid na yung pag binuhos mo, patay. Subukan natin. O, halimbawa, halimbawa lang, si Mika, lagyan natin ng gas, tapos apuyan natin. Pero may nakahandang cook. May nakahandang cook. Bakit napili ko naman si Mika? Eh kasi siya pinakamaputi rito sa amin. Eh kung kami pa yun, eh di lalo kaming sunog. Kaya si Mika, at least para man lang mangitim ng konti, di ba? O, payag ba kayong lahat? O, payag silang lahat, Mika? Yan. O, ibuhos, tapos tingnan natin kung mapapatay talaga yung apoy. Kung hindi naniniwala si Mika, gawin natin. Ayan. Praise God. Hallelujah. Eh ako, nasunog na mukha ko eh. Sunog na nga. Sunog pa mukha eh. Praise God. Ganun pala katindi yun. Yung cook na yun. Pamatay ng apoy. Eh kung apoy, kayang patayin. Ikaw pa kaya? Oh, may singilan time lahat ng bagay. Oh, may singilan time. Kaya sabi, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country. And he began to be in need. Yun ang pinakamasaklap. Yung dating meron ka, tapos dito mangyayari, oh, he began to be in need. Nagsimula na. Singilan na yan. May pangangailangan na. Kapos na. Saka dun mo maaalala. Anong gagawin mo? Magiging sentimental ka. Anong iisipin mo? Alam mo, nung araw, mayaman kami. Meron akong kilalang ganun. Alam mo, nung araw, mayaman kami. Kung anong gusto ko, ibinibigay sa akin. Nung araw, marami kaming pera. Nung araw, ang laki ng bahay namin. Nung araw, wala kaming problema sa mga material na bagay. Nung araw, eh paano ngayon? Gabi na, hindi na araw. Wasted opportunity. Ano ang reason? Worldliness. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya, kapatid, huwag mong sasayangin ang buhay mo. Dahil lang sa kamunduhan. Oh, anhin mo yun. Kasi curious lang ako. Pambihira. Because of curiosity, sisirain mo buhay mo. Bakit? Curiosity. Saan? Sa worldliness? Sa mga makabundong bagay? Oh, praise God. Kaya, because of worldliness, yung iba, iniiwan ang kanilang pamilya. Oh, sumasakabilang bahay. Oh, nakiuso kasi, uso. Huwag ganun. Praise God. Kaya kayong mga kabataan, kayo magmataling mag-asawa.
Akala nyo ba ganun lang kadali? Oh. Hindi yan parang damit na pwedeng palitan. Eh lalo na kung immature yung lalaki o kaya yung babae. Oh. Kasi dalawa yan eh. Hindi pwedeng yung lalaki lang eh. Pati yung babae rin. Oh. Merong mga kung saan, ang daming mababa. Manood ka lang ng tulpo. Ang daming kwento na malalaman mo. Either ang niloloko doon, lalaki. May mga lalaki ang nagloko, babae. Iyon ba ng vice versa? Ang nagloko yung lalaki. Oh. Kung kailan nagkapera, nasira ang buhay nila at pamilya. Oh. Why? Because of what? Worldliness. Kaya nga, ganyan kahalaga na meron tayong Panginoon na pinagkakatiwalaan. Ganyan kahalaga na merong Panginoon na sumasamba ka sa kanya. Kaya nga, pag bumababad ka kay Lord, nagbababad ka sa Panginoon, nakakamukha mo. Kasi nga sabi ko, sinong lagi mong kasama, makakamukha mo. Oh, babad kay Lord para maging kamukha mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Darating ang oras. Kaya nga, pag may problem sa mga ganyang mga bagay, pwede po kayong mag-chat. Tulungan namin kayo. Ipag-pray namin kayo, gabayan po namin kayo sa tulong ng Panginoon and in accordance to His Word. Huwag mahiya. Oh, kaya ako sinasabi ko lagi sa mga workers, kung may laban kayo, last of the flesh or anything, magsabi kayo sa leader nyo. Oh, kung ikaw may problema ka sa last of the flesh at babae ka, magsabi ka sa leader mo, babae rin ha, huwag sa lalaki, huwag opposite sex ha. Pag humingi kayo ng guidance, huwag opposite sex. Pag yung kakilala mo opposite sex, dapat kasama, kung may asawa, kasama niya, asawa niya. Praise God. Hallelujah. Kaya, naku, mga kapatid, ingat. Hindi lang ingat, praise God. Magpakatibay ka sa Panginoon. Bakit? Makakaya mo lahat ng mga tukso. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, si Satan, deceiver talaga yan eh. Hallelujah. Pag mag-aalok yan, it seems delicious but it will destroy your life. Ano pa yon? Panandali ang aliw lang yan. Pero habang buhay mong dadalin. Praise God. Hallelujah. Hindi biro ang worldliness. Magsisimula yan sa unti-unti. Hindi kanyan bibiglain kagad. Oh. Kaya nga, umpisa pa lang ay tapusin mo na. Ugatin mo na. Umpisa pa lang. Praise God. Hallelujah. Parang vices yan eh. Ako nakasubok noon. College po ako, pero nailihim ko sa pamilya ko. Naging chain smoker po ako. Pero dati-rate, first year college po ako, sa PMI, pamantasang maraming Ilocano. Hallelujah. Ano yun? Nagsimula ako, sabi niya, naninigarilyo ka? Sabi ng kaklase ko, naging barkada ko. Hindi. Pambira, binata ka na, hindi ka pa naninigarilyo. Tingnan mo yun. Tinuruan ako, sip-sipin mo. Buga, hindi ganyan. Pagsingot mo, sabi niya, dapat papasukin mo doon para maramdaman mo. Nagkaubo-ubo ako eh. Ayoko na. Hindi yung pisa lang yan. Okay, isa-isa. Hanggang sa later on, nakasanayan mo, na-enjoy mo. Ganyan lahat eh. Nag-uumpisa yan sa lahat. Saan? Sa lahat. Laging maliit. Oh. Kailan ka nagsimulang magloko ng pag-aaral? Magsisimula lang yan sa late. Oh. Na it seems, maganda pala yung minsan hindi nakakapasok ah. Hanggang sa hindi ka na talaga late. Bakit? Sinasadya mo na. Anything na nakasanayan mo, naging lifestyle mo, it will destroy your life kung mali. Kaya nga, ang pagiging makamundo, pag mali yan, nakasanayan mo, sisirain ang buhay mo, sisirain ang pamilya mo. Praise God. Parang yung sinabi kong family. Family is father and mother, I love you. Pag tinanggal mo yung F, family. After marriage, I leave you. Bakit? Wala na yung F eh. Oh. Kaya nga, dito sabi niya, he began to be in need. Realization time yun eh. Pag ganito pa naman yan, pag nangangailangan ka na, doon aatras ang utak mo. Doon aatras. Verse 15.
Sabi niya, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs because he was now in need. Ano yung ginawa niya? Gumawa siya ng kaparaanan. Ano yun? Nagtrabaho siya na dati-rati hindi niya ginagawa. Simula na siya. Doon niya malalaman na ano, mahirap palang kumita ng pera. Oh, nagtrabaho siya doon, and then, ano yun? Biruin mo anong trabaho niya? Tagapag-alaga ng baboy. Biruin mo, dati kang meron, tapos eh, ang trabaho mo, tagapag-alaga ng baboy, naku po. Oh. Tapos, verse 16, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Hindi, ano? Ha? Dahil sa tagapag-alaga siya ng baboy, kailangan niyang i-guide yun, kailangan niyang pakainin yun. Dumating ang oras, siya nagutom. Kaya nga pati yung mga bunga na kinakain ng baboy, kinakain na rin niya. Sasabihin niya siguro, abang pinapakain niya yung baboy, one for me, one for you. Two for me, two for you. Dumating ang oras ng gano'n. Dumating din ang oras, ano? No one gave him anything. Saan nagsimula? Wealthy siya dati. Pero ngayon, no one gave him anything. Bankrupt, tapon lahat. Huwag mong antayin na magsawa lahat ng tumutulong sa iyo bago ka matauhan. Huwag mong antayin na maubos ang lahat bago ka sumuko sa Panginoon. Pero kung nandun ka na sa ganung kalagayan, lalo na pagkakataon mo lalo na lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Worldliness will destroy your life. Come on. It seems, it might be, this word ay ano, very ano sa'yo, offending sa'yo. But the thing is, this is for you and for your own good. Yung iba kasi ayaw ng tinatamaan. Pinatatamaan mo. Nako, eh, kasi naman po, pinariringgan niyo ko. Kapatid, hindi kita pinariringgan. Tinitira kita. Praise God. Hallelujah. Bakit? Para sa'yo to. Yan. Praise God. Bago dumating ang lahat na masasakit. Biruin mo dito sa pagkakataong ito. Sino ba tinutukoy dito? Ito yung nakatanggap ng money. Ito yung meron eh. Pero dumating ang oras, no one gave him anything. Sira buhay. Ano ang cause ulit? Worldliness. Yung kayang pagiging worldly, hindi pwede po. Hindi pwede. Hallelujah. It seems, oh, naku, napaka-conservative naman. Napaka-ganito naman. Iba na ngayon ang panahon. Anong iba ng panahon pinagsasabi? Oh, praise God. Kaya nga, this word is for you. Before it's too late. Kaya this word na naririnig mo is a concern. Concern sa'yo. Praise God. Hallelujah. Bago maging huli ang lahat. Verse 17. When he came to his senses, ayan, sana I pray and I declare sa oras na to habang nakikinig ka, maranasan mo ngayon tong verse na to. Ano yon? Sabi niya, when he came to his what? Senses. Kung tatagalugin ko nang siya ay matauhan. Bumalik yung kanyang unawa. Nung siya'y matauhan, sana ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, habang naririnig mo, anong oras man sa kinalalagyan mo na nanunood ka, sana bumalik yung iyong kaunawaan. Masakit to yun. When he came to his senses, sa ibang mga version yan, mas masakit eh. Pero ito na lang ang gamitin natin para huwag masyadong mabugbog. Oh. Kaya nung siya'y matauhan, sinabi niya sa kanyang sarili, ito na yung sinasabi ko kanina. Anong sabi niya sa kanyang sarili? How many of my father's hired men have food to spare and here I am starving to death?
Anong ibig kong sabihin? Tingnan mo. Alam mo, ang iniisip niya ngayon ay ano, andito siya, malayo siya sa lugar nila, pero ang isip niya, balik doon sa kanilang lugar. Bakit? Ano ang naalala niya? Yung mga nakaraan. Oh, doon siya, nakaisip ng mabuti, pero tapon na ang lahat because of worldliness. Kasi ginamit niya ang lahat, tinikman niya ang lahat. Yung sinasabi ng mundo na kasarapan sa buhay, ginawa niya ang lahat. Pero after that, sabi ko nga, may singilan time eh. Oh, how many of my father's hired men have food to spare? Naalala niya ngayon, dun sa amin, yun ng mga tauhan namin. Oh, meron silang pagkain. Pero ako ngayon, nandito, nagugutom. Eh bakit? Inubos mo kasi sa kamunduhan yung mga dati, yung kayamanan mo eh. Oh. Hallelujah. Praise the Lord. But the thing is, ang kagandahan naman nito ay ano, natauhan siya. Kaya nga sabi niya, when he came to his senses. Meron ka pa bang sense? O nonsense na? Praise God. Sana maranasan mo to. Ito. When he came to his senses. Oh, meron lang ako suggestion. Praise God. Hallelujah. Suggestion ko lang ay ano, etong he, palitan mo ng pangalan mo. Oh, halimbawa, he, ako na lang para wala nang magtampo. Halimbawa, when Serge came to his senses. Yun. Ano yan? When Serge came to his, what? Senses. Oh, gawin mo rin yung pangalan mo. Oh. Ah, hallelujah. Praise the Lord. Gawin mo rin yung pangalan mo. Oh, hallelujah. Glory to God. Ha? Palitan mo ito. Para sa ganon, ay ano, magbigay sa'yo ng pagkakataon, bagong opportunity. Ng bagong opportunity. Palitan mo ng pangalan mo yan. Oh, praise God. Kaya sabi niya, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death. Realization time. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya nga, hindi na bale po, praise God, na ano, na kung naranasan mo na itong mga ganitong bagay, kapatid, para sa'yo ang salitang ito. Kung hindi mo pa nararanasan, still para sa'yo ang mga salitang ito for your own good. Hallelujah. Kaya nga po, mahalaga po na tayo po ay matauhan. Magkaroon po tayo, ma-realize natin, hallelujah, ang mga bagay-bagay na ito. Yan. Purihin ng Panginoon. Verse 18. Oh, I will set out and go back to my father and say to him. Yan, tiyama, nung siya ay matauhan, anong pumasok sa kanyang isipan? Anong nangyari? Ito po, may magandang nangyari. Kaya nga, sana ngayong umagang ito matauhan ka. Kasi ano nangyari? I will set out and go back to my father. Sana ngayong umagang ito manumbalik ka sa Diyos. Sinabi niya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Sana, in the name of Jesus, I pray na maranasan mo ito, na manumbalik ka sa Panginoon ngayong araw na ito at dire-diretso na hanggang sa muling pagbabalik niya. Sabi niya, I have sinned against heaven and against you. Kitingnan mo, tinanggap niya, nagkamali po ako, nagkasala sa Diyos, nagkasala rin sa iyo. Sabi niya, at sabi-sabi pa niya, nag-humble talaga siya. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Sabi niya, hindi na ako karapat dapat na gawin mong anak. Kahit na utusan mo na lang. Oh, ganun ang kanyang ginawa. At nasa isip. Bakit? Siya nga kasi ay natauhan. Verse 20, sabi niya, so he got up and went to his father. Because of that thinking, because of that mindset na dumating sa kanya dahil sa ay ano, natauhan. Oh, when he came to his senses,
Kaya nga sabi ko, palitan mo yung he ng iyong pangalan. Praise God. He got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him. Kaya nung balik siya, malayo ang distansya. Kasi sa totoo lang, alam niyo po, yung worldliness, sisira ng relasyon. Alam niyo kung bakit? Pag worldliness kasi, ikaw lang ang masaya. Pero yung mga iba, yung mga mahal mo sa buhay, hindi. Bakit? Pag selfish yan eh. Ang mga nagloloko, sila lang ang sumasaya. Pero yung mga mahal nila sa buhay, ang lungkot. Oh, ang lungkot. Oh. Kaya, ang ginawa niya, nanung balik siya, he got up and went to his father. Nanung balik siya. But while he was still a long way off, his father saw him. Tingnan mo, praise God. Alam mo, nagloko na siya. Mahal pa rin siya ng ama, ng kanyang father. Nagloko na siya, inaabangan pa rin siya araw-araw. Oh. Nagloko na siya, hallelujah. Nagloko na siya, pero anong nangyari? Praise God. Ha? Mahal pa rin siya. At inaabangan. Hallelujah. Araw-araw, hindi pa rin siya pinababayaan. At umaasa ang ama na manumbalik siya. Kaya tingnan nyo, malayo pa siya, ay nakita na siya. Alam mo ba, ngayong araw na to, matagal ka nang inaantay ng Diyos. Nawa, ang salitang ito ay tumimo sa puso mo. Sana magkaroon ito ng kapangyarihan. May bigat, may kirot habang naririnig mo ito. Huwag mong sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa iyo ngayon. Glory to God. Hallelujah. Oh, and sabi po doon kasi, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Nagkaroon siya ng compassion yung ama sa kanya. He ran to his son, sinalubong siya, tinakbo siya ng kanyang ama, threw his arm around him and kissed him. Biruin mo, praise the Lord. Pagkatapos, inakap siya, hinalikan siya. Ganyan katindi ang ating Diyos, Ama. Eh, ito itong amang to na tinutukoy. Grabe ito ah. Yung nag-travel ka, ito, ang layo ng pinanggalingan, nag-travel. Araw-gabi, inabutan siya. Siyempre, pinagpawisan. Yun ang pinakamahirap akapin. Eh, hinalikan pa eh. Oh, inakap siya, hinalikan pa. Alam mo, yung ganong distansya at pawis, naku. Pag bagong paligo, amoy melon. Pero pag ganito katagal maglakad, melon amoy. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ipinakita ng kanyang ama ang pagmamahal sa kanya. Siya ay kinahabagan dahil sa kanyang kalagayan. Alam mo ba ang ganyan ngayon ang damdamin ng ama? Inaantay ka na manumbalik sa kanya. Kung ikaw ay huminto because of worldliness, may mga bagay-bagay na naging hadlang, may mga bagay-bagay na naging dahilan kung bakit ka nahinto, ngayon, manumbalik ka sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ha? Huwag mong antayin. Nahinto ka dahil alam mo na bawal ang jowa dito dahil estudyante ka pa. Balik. Balik. Balik mo na yung jowa mo. Praise God. Balik kay Lord. Balik kay Lord. Di ka maubusan. Balik kay Lord. Hallelujah. Verse 21, the son said to him, pero mo yung nabangan siya. Anong sabi? Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Ano to? Etong mga salitang ito, eto yung inilagay na niya, pinid na niya sa may niya bago siya magdesisyon na bumalik. Kaya nga eh, pag manunumbalik ka, meron ka nang ilagay sa isip mo, sa puso mo, para sa ganon, hindi mo itatapon yan. Bakit pag inilagay mo na sa isip mo at sa puso mo yan, hindi mo maisip, mahihiya ako, babalik, nakakaya, nakakaya. Hindi, ang nasa isip mo, yung dinesisyonan mo. Kaya nga tingnan mo, ano yung dinesisyon niya? Napinractice niya noon habang pauwi siya. Ayan o, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Pagharap, dahil yun ang nasa isip, pagharap, pagkita nila, yun ang kanyang sinabi. Sabi, nahihiya na ako. Hindi,
Bakit? Meron na siyang inilagay sa puso niya at sa isip niya. Pero anong sagot ng ama? But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Tingnan mo. Look at the decision of the father. Sabi niya, quick, bring the best robe. At ano? Put it on. Come on, put it on. Put it on, come on. Put it on. Praise God. Hallelujah. Then, sabi niya, put a ring on his finger and sandals on his feet. Anong ibig sabihin? Yung relationship ni restore ng ama sa kanyang anak. Bakit? Kompleto lahat. Including what? Including yung authority. Kaya nga nilagyan ng ring. Nilagyan ng finger. Hindi. Yung ring sa finger lang. Hindi naman siya pinutulan ng finger. Ano pa? Sandals on his feet. Ayan. Ready ulit. Restore ang relationship. At tingnan niyo po, after that, verse 23, bring the fattened calf and kill it. May celebration. Sabi niya, let's have a feast and celebrate. Yan. Bakit? Kasi sabi niya, let's have a feast. O tamo, may isda na. Hindi. Piesta yun. Yan. May celebration. Bakit? Nanumbalik ang isang nagwala. Balik ka na. Mag-celebrate tayo. Praise God. Balik na. Kaya nga, i-type mo nga dyan, balik na. Balik. Let's celebrate. Glory to God. Last verse. Sabi po dun, for this son of mine was dead and is alive again. Ooh. He was lost and is found. So they began to celebrate. Hallelujah. Wonderful opportunity. Praise God. Kaya pwede pala yung wasted opportunity ay maging wonderful opportunity the moment you become decided. Gusto mo bang maranasan yun? Gusto mo bang mangyari? Gusto mo ba, hallelujah, na manumbalik sa Panginoon? Lalo na kung hindi ka man kumukonnect ng live dahil nahiya ka, pero sa mga watch party o kaya rin replay, pinanunod mo. Kapatid, kung nanunod ka ng ibang oras para hindi namin malaman, balik na. Balik na. Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin bibitayin. Hindi ka rin naman nakadeklara sa church na ito ng persona non grata. Balik na. Praise God. At pagkatapos, ay ano, pag nanood ka, tinablan ka ngayon, narinig mo ko, i-comment mo lang, babalik na po ako. Pero kung ngayon nakanood ka, pero hindi ka nagko-comment, i-comment mo na yan, babalik na po ako. Babalik na po ako. Kanino? Kay Lord ha, hindi dun sa boyfriend, sa girlfriend ha, kay Lord, banong balik ka na, kapatid. Hallelujah. Okay? Praise God. Kasi pag bumalik ka na, makakanta mo na yung I once was a fool and a sinner who walked without the Lord. But now I found my Savior. Kalimutan ko na, 1982 pa rin kasi. Praise the Lord. Kapatid, sa oras na ito, hallelujah. It's a challenge to you. Gusto mo bang manumbalik, maging on fire kay Lord? Hallelujah. I-type mo lang, gusto ko po. Pero kung hindi mo pa siya nararanasan, hindi pa siya nakilala, pero ngayon, hallelujah, nakakunik ka, narinig mo ito, gusto mo ba siyang makilala? Bago magunghili ang lahat, gusto mo ba siyang maranasan? Kung gusto mo, sa iyong kinalalagyan na lugar ngayon, tumayo ka. Ito ay challenge sa mga first-timer, sa mga hindi pa nag-decide na gawing Panginoon ang Panginoong Jesus. Praise God. Kung ikaw yon, i-comment mo dyan, gusto ko po tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. I-comment mo lang dyan. Praise God. At ngayon, tumayo ka. Ikaw na nag-desisyon na ano, tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos, pagtayo mo, itaas mo ang iyong dalawang kamay, sumunod ka sa akin. I-guide lang kita.
gawin mong panalangin mo ito ng buong puso. Praise God. Come on, sige. Habang nakatayo ka ngayon, nakataas ang iyong dalawang kamay, pumikit ka, lakasan mo lang. Huwag ka maya. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makabalik sa iyong piling. Salamat po dahil minahal mo ko sa kabila ng aking mga kakulangan at kasalanan. Nagpapakumbaba po ako, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Patawarin mo po ako, linisan mo po ako ng iyong kabanal-banalang dugo. At binubuksan ko po ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi, ikaw, Jesus, mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Congratulations! Welcome to the family of God. Welcome na welcome ka rito sa ABCI family. Tayo po ay pamilya. We are the church, we are the family. Praise God! At sa oras mong ito naman ay tumayo ang lahat at tayo po ay mananalangin. Praise God! At i-challenge ko po na kung saan gusto mo bang maranasan on fire kay Lord. Hallelujah! Gusto mo bang dere-derecho na kung saan ay ano, lumapit at naglilingkod ng on fire kay Lord. Tumayo po ang lahat. Yan, praise the Lord. Tumayo po ang lahat. Sige, maging dito sa loob ng bahay, nandito lahat, tumayo kayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah! Para sa ganon, hallelujah, ay maranasan po natin, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos. Sige po, maging on fire po tayo. Hallelujah, mong puso. The Lord knows our heart. Yan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sige po, taas natin ang ating dalawang kamay. Itinataas ko po sa iyo, Amang Banal, ang bawat anak mo, ang bawat kapatiran sa iba't ibang lugar, maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa oras na ito. Lord, abutin mo ang bawat isa. You know their hearts. You know their mind, Lord. You know their situation, O God. Empower each and everyone, Lord God. Let there be anointing. Let there be empowerment, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa. Panginoon, nagbibigay ka ng maraming pagkakataon at ito po ang pagkakataon hindi namin sasayangin, O God. Magiging on fire hal na maglilingkod sa iyo. On fire na nagsishare ng iyong salita. On fire na sumusunod at sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Ang araw na ito is a breakthrough day, Lord God. Isang desisyon na dire-diretso at wala nang makakapigil. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. God bless po. Huwag kang aalis. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376. Account name, the Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone, and God bless you more. Join us to heed God's instruction and be blessed with the encouragement of God's Word. Like our FB page at ABCI Family and tune in to our online heat service every Sunday at 9 a.m. via Facebook Live. Hey, mommies and daddies! Gather your kids and let them enjoy the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11 a.m. See you there, kids! Feel the heat every Sunday? Join us for a night to ignite every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. Attention, mighty warriors! If you're 12 years old and above, high school, senior high school, or college student, it's time for you to be alive, awake,
and enthusiastic. Join us every Friday at 8 p.m. for our God's Army Life Party Home Edition. Invite your friends and your classmates to join our God's Army Facebook group. See you there! You'll want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for our weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Let's grow together as a family with a new normal, new life. Join us every week at 3 p.m. for our life training. Okay po, darako po tayo sa benediction. Praise the Lord. Salamatan natin ang kanyang salita. Bawat isa po ay excited. Hallelujah. Dahil maraming mga surprises itong remaining days of the year 2020, a year of open heaven. Taas natin ang ating dalawang kamay ng nakangiti. Then, pikit po tayo. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Palakasin mong bawat isa, maging masaya ang bawat isa, maging on fire sa pag-share ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po, God. You know their needs, Lord. Yung pong mga nangangailangan ng kagalingan, Lord, stretch your mighty hand, O God. Let there be healing, O God. Yung nangangailangan, Panginoon, ng finansyal, Lord, bless them, O God, in the name of Jesus. Yung pong mga nawalan ng trabaho, magkakaroon ng trabaho. Yung pong mga humina ng business, Lord, bless their businesses, O God. At yung wala pang mga business, give them business, Lord. Salamat po sa iyong salita. At Lord, natuto po ang bawat isa, hindi po magiging worldly. Because worldliness, Lord God, hallelujah, will become, Lord God, a hindrance to breakthrough. Hindi namin sasayangin ang bawat opportunity na ibinibigay mo. Tanggapin mo nyo ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na magiging, hallelujah, ikaw ay on fire at laging excited na naglilingkod sa Panginoon. Tanggapin mo ang kanyang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. God bless! God bless! Thank you.